Bodyguard, sabi na ako. Nilakad ako. Nandiyan na sa drawer yung baril. Pati radio, alis na ako. Sabi naman yung kaming, sige, Bok, noted na. Pagdating doon, walang baril. Yung guard na umalis, ang kalaban niya is people of the Philippines. Juan Nila Cruz. Nakatuhan siya ng mata. Dahil siya ang suspect eh. Ano, ang buhay, kinatuhan ng guardia namin. Guardia namin ng guardia, kinatuhan pa rin ang pulis. Dahil hindi majestify na yung baril na hindi niya kinuha. Bakit? Umalis siya. Alis na ako. Nakatuhan ako, nakatuhan yung baril. Kalaunan, pagpunta na yung temporal incoming, kasi wala pa incoming, pagtingin sa drawer, wala doon baril. Anong isipin ng pulis? Kinala mo yung baril, bihinta mo. Ang guard ngayon, maharap sa kaso. People of the Philippines versus... Hindi ko lumabag ito yung guard. Yun, isti na yun. Mantis, submit lang doon po. Dahil hindi ang agency ang nag-file ng kaso, ang pulis. Kinakatawan, kinakatawan anong yung gringo. Nakuha niyo? Saka ang hirap mag-ayos. Kahit wala kayong GT, kayo bago ka, wala kayong GT, wala problema yun. Kung may proper ka lang na training, hindi ka dapat kabahan. Bakit? Nag-inusting kita dito, wala kayong GT, may kumasok. Tanong mo muna ako. Alamin mo muna kung ano yung transaction. Puro kayo dito. Bakit? Hindi mo mo sinala, gilis ka. Masok na ako, ako yung hindi dito. Huwag ka nga dito. Oh, sir, may ganito. O sige, okay yan. Hit yan dito. Hello. Kuha niyo. Kahit wala kayong utite. Kahit wala kayong utite. Alam niyo pa rin ang trabaho dahil may training kayo. Nakuha niyo. Pero kung hindi kayo aware sa mga function ninyo, magkaproblema tayo. Kasi yung nabanggit ko, na automatic, sabihin niya, oh, tulog siya, magising niya, wala pang entry yung logbook. Tapos, from 1900 hours hanggang 0700 hours, conducted roving from time to time, ganun ang gabi, automatic eh. Sabay in doon without any unusual or untoward incident report, incident to be reported. Hindi pala, may nawala doon, napasok tayo. Incoming naman patanga-tanga, sabihin niya, sige, noted bro, bahala ka ako dito, receive niya. May nawalan ka na doon. Sige, ikaw nag-receive. Appeal ko yung mag-doing. Ikaw yung magbayad kasi logbook is... At least at will pay report. So, para maiwasan yan, kahit magkasama kayo mangkar, oh, ito mangkar no. Incoming, mag-doing. Kasi incoming, kahit kabaro mo yan, huwag ka magtiwala. Receive mo at saka tingnan mo kung talagang totoo yung sinasabi niya. Kahit, what if kung nagtulog to? Dahil di sila maniniwala, nanawala yun, bininta mo. Yun yun. Paano pag walang kapalitan? Punta muna sir, hindi ka alis. Antayin mo kahit. Tatawag ka muna sa ano mo sir. Officer mo sir. Tatawag mo, saka... Walang kapalitan. Walang abandon yung post. Kasi habang walang nag-receive dyan, tubig pa rin sa'yo yan. Sabihin mo, halimbawa, street ka. Walang dumating, itawag mo kagad. Mas matulog ka, bahala ng agency dyan. Walang kapalitan. Kasalanan nila yon. Ikaw pa rin magbayad doon kasi walang nag-receive. Tubig pa rin sa area yung expand ng oras dahil wala ka pang palitan. Nakuha nyo? So, iwasan ninyo yung kapabayaan sa party nyo dahil kayo ang magbayad dyan. Malinaw? Malinaw? Yes, sir. Yes, sir. Yun yung number 5. Number 7. Ito, tunawan. Exit line on duty. Okay, official ang lahat. Huwag magkipag-usap. Yung problema sa guard kasi, ganito. Hindi alam ang code of conduct. Hindi alam ang code of ethics. Code of conduct number 5. Hindi alam. Pag naka-duty, ang lakas ng transistor, kikinig. Hmm.
Hindi nila alam, may suspension kayo dyan kung hindi natin ang pata. Nagbabasa ng magasin. Bawal yun. Mas kulukandak yan. You shall refrain from reading in a magazine, book, or listening of radio transistor while in this performance of duty. Ibig sabihin, huwag iwasan ninyo yun. Ang RA-5487 is governed to the circular. Ibig sabihin, lahat yan. Wala kung patayo mo ng agency, ano bang qualification. Kasi, sa malaki yan eh. Tapos, with the minimum 200, mag-ano ka, mag-regular, ano ka, LPO. Maximum of 1,000. Pag mag-risk ng 1,000, dati 18 years old, must be 18 years old and not more than 15 years old. Hindi nila allowed yung 18 years old, 22 na. Inallowed yung 18 lang yung 18 years old pag sundalo, pero sa guard, hindi na ina tinatanggap sa kamprami yung 18 years old. 22 to 15 na. Ngayon, sabihin nila, mga taga-bangko. Ito namang taga-Nighthook na isang nagmanggaling din operasyon na ubok din na pinagalingan ko. Sabi niya, 50 na yung wardya. Ano na? No? Nasa RA-5487, hindi na pwede. Diba? Yung hindi nagre-review na gumagaling, eh. Dapat basahin yung RA-5487. Yung 50 kasi, 18 to 50, yun yung PLTC. Diba? Pre-license training na hindi ko wala ka pa experience. Kung existing ka na, kahit 60 ka, pwede ka mag-review. Kabuhay nyo? Hindi ko kasi siya, hindi nag-review eh. Babasa lang nyo. 50 pala, hindi ka pwede. O sige, huwag na. Hindi nila nire-review eh. Dapat alam natin yun. So yun yung basic na dapat alam nyo. Filipino citizen, diba? Lahat, hindi kayo, lahat kayo daw, wala kang tato. Ito, hindi kayo dishonorable discharge. Ngayon, yung PLTC, pwede kayong kumuha ng licenses kung krami, walang PLTC training, pag degree holder ka. One time lang yun. Kasunod, yung training ka na lang atin. Okay. Top go, pwede kukuha ng PLTC, dahil kayo, wala ng training. Yun. Pag makita mo kasi, oh, bakit na walang PLTC? Degree holder ka eh. Pwede yan doon sa road. Bakit yung tuturo? Bakit dadaan kayo sa PLTC? Pre-license training. Dahil i-gigits doon kung pwede ka bang humawak ng barrel. Allowed ka ba? At saka ituturo doon mga acronym. Critical yon kung halimbawa sa neuro, bagsak ka dahil hindi ka. Kasi i-gigits doon yung neuro mo eh. Kung pwede kayo i-allowed ka humawak ng barrel eh. Kasi yung iba, napagalit na nagkasana, binaril yung iya doon nagmumura doon, di patay sentido, di kulong siya. Yun yung purpose field DC. At saka mga acronym. Anong acronym ng DC? The Task Me Commander, SAC, Chief in Charge. Head guard, D. Meaning ng social, meaning ng padpaw. Okay? Paano gumamit ng fire extinguisher? Paano bunutin yung pin niya? At saka paano mo pigain at saka aim the target? Kailan ka tumawag sa bumbiro? Mamaya, maliit na ang usok, tumawag ka ng bumbiro. Hindi alam ni Mr. Valdez, yung pala ay tumawag ka, dumating dyan, 10 bumbiro. Hindi mo tumawag sa kliyente pagdating doon. Sana sulog, guard. Ay sir, namatay na, binumbahan na namin ng fire extinguisher. O sino magbayad doon sa replacement na kanilang krudo, eh dapat pag tumawag ka kasi dyan, automatic yan, kliyente yan, magbibigay, or agency, mag-usap-usap yan. Ngayon, ikaw, nervyoso ka masyado, umusok doon, sinumbahan mo. Apart doon sa sa pagbumba mo ng fire extinguisher, isa kasama mo, tumawag ng bumbiro, dahil nervyoso. Lante, dumating ng bumbiro, eh hindi na tuloy ang sunog. Sino magbigay ng krudo nila, dahil walang mga sweldo bang yan. Bibigyan ng mga assistant yan ng company kung may bibigyan sa tawag. Limbawa, kung tumawag kayo ng bumbiro, dapat alam ng kliyente, sila magsabi ko, sige, tumawag ka na kasi malaki na apoy. Kuha nyo. At-refrain na sabihin mo, tawag tayo ng bumbiro, hindi naman alam yung meron ng kapalde, hindi naman